Hello and welcome to my channel. Narito na naman po ako para sa isang episode ng pagluluto kung saan ituturo ko po sa inyo ang isang recipe na napakasimpleng gawin at napakasarap. Ito po ay isa sa mga paborito ng aking pamilya. Napakadali lamang po ito, kaya po panoorin ninyo at sundan kung papaano ang pagluluto ng recipe na to. So, this recipe is called Fish Masala Biryani. Please hit the subscribe button and bell icon para ma-notify po kayo sa mga bagong recipe na ipapalabas sa YouTube channel ko na ito. Kailangan natin 6 cloves, 3 bay leaves, 2 cinnamon stick, 3 cardamom, 1 teaspoon biryani powder, 1 teaspoon fish masala powder, 1 teaspoon turmeric powder, 200 grams of fish, 2 tablespoon yogurt, 1 cup basmati rice, 1 cup cooking oil, 1 tablespoon olive oil, 1/4 cup raisin, ginger, garlic, and onion. First, gagawin po natin ay imimix muna natin ang garlic, yogurt, at ginger sa isang blender. Gagawin natin itong paste. Ito ang gagamitin natin na pang-marinate sa ating fish. Sa isang basin, ilagay natin ang fish, yung mixture ng yogurt, garlic, at ginger. Then, we are going to add the masala, turmeric, and salt. I-mix natin po itong mabuti sa fish upang kumagat ang lasa at mawala na rin yung lansa kasi yung ginger at yung fish masala powder natin makaka-enhance ito dun sa fish at hindi po magiging malansa yung ating recipe. I-cover natin ito at isi-set aside natin for at least 1 hour. Next, ang gagawin po natin ay i-caramelize natin yung onion or i-fry natin yung onion. So, sa deep na kasirola, nilagay ko yung cooking oil. Pero wag po natin iubos yung cooking oil kasi gagamit pa tayo mamaya para sa ating panghisa. Okay? Pero yung pinaglutuan din mamaya ng onion, yun din yung gagamitin ko na pang-fry sa fish natin. So, nandoon pa rin kasi yung lasa at yung aroma ng onion. So, yung onion din po natin, gagamit pa rin tayo mamaya para sa panggisa natin. So, magsisave tayo ng konti para sa panggisa. So, yung onion natin ngayon na i-fry natin. Okay? Sa medium heat, para hindi po masunog at paminsan-minsan hahaluin natin yung onion, no? Para hindi siya masunog kasi papait yung lasa niya. While waiting for our onions to cook, ay pwede na po nating hugasan yung ating bigas or yung basmati rice. Hugasan po ito ng 2 beses at isook for 15 to 30 minutes bago po natin i-boil. Sa part po na ito, nagiging translucent na yung color ng onion. And some part, nagkakaroon na siya ng brown. Yung texture niya, soft na siya, unlike dun sa fresh na onion. So, tuloy lamang po natin yung paghahalo para hindi siya masunog. Hanggang sa ma-achieve natin yung gusto nating texture ng onion. Huwag lamang po nating pababayaang masunog kasi magiging mapait yung lasa nito.
Dito na po yung onion. Gagamit tayo ng strainer para makuha natin yung excess oil. Set aside po natin ito dahil gamitin natin ito mamaya pang topping doon sa ating recipe. Ang susunod po natin gagawin ay maggigisa. So using the same mantika na ginamit natin sa pag-fry ng onion, yun din po yung gagamitin nating panggisa. Pag mainit ng mantika, ilagay na natin ang garlic at kasunod ang sibuyas. So nasa sa inyo po kung ano ang prefer ninyo. Iuna ba ang garlic or iuna ang sibuyas? Depende na po sa inyo. Haluin lamang po natin at huwag hayaang masunog ang bawang at ang sibuyas. Kapag naging translucent na yung kulay ng ating onion, pwede na nating ilagay ang kamatis. Mag-add din po tayo ng konting salt or konting patis or fish sauce. Nasa sa inyo po yon kung ano ang inyong prefer. Pagluto na ang kamatis, ilagay na natin ang sili. Ang sili po, nasa sa inyo kung gusto ninyong putulin, hati-hatiin, pero para mayroong konting anghang. So this time, buo lang yung sili na ginamit ko. Ngayon po ay magprito na tayo. So ang gagamitin pa rin nating mantika ay yung mantika na ginamit natin na pangprito ng onion. So kapag mainit ng mantika, ilagay na natin ang ating marinated fish. Ilagay lamang po natin ito into medium fire. Huwag po nating hayaang masunog. May tendency po na madali siyang masunog dahil sa ating marinate na ginamit. So, hindi naman kailangan na overcook o tostado yung fish. Kasi iluluto pa rin naman natin yan kasama ang rice later. So ngayon po iluluto na po natin ang pre-soaked na basmati rice. So dito po sa kaserola ngayon ay meron ng tubig. So i-mix po natin dito yung iba pa nating ingredients katulad ng biryani powder, laurel o bay leaves, cinnamon stick, cardamom, cloves, at salt. Tatakpan lamang po natin ito at lagay natin siya sa high fire para po kumulo siya. Kailangan kulong-kulo muna yung ating water bago natin ilalagay yung rice. So unfortunately, hindi ko po nakuhana ng video yung paghuhugas ng rice at pagsusok ng rice. So ayan, dahil kumukulo na yung ating tubig, ilalagay na natin ang olive oil at yung ating pre-soaked na basmati rice. So, haluin lamang po natin siya para hindi po mag-stick sa ilalim. At kailangan kasi loose yung rice natin. Ang pagluto po kasi nito, dapat loose yung rice. Unlike po dun sa mga steam na rice na dikit-dikit sila. So ito po, ang purpose nito is magiging loose at maalsa yung rice. Kapag na-achieve na po natin yung ripe texture, about 50 to 60% na po yung pagkakaluto ng rice, saka po natin siya i-drain. So gagamit po tayo ng strainer sa pag-drain ng ating basmati rice. So, ayan. During this time, it's about 60% cooked. So, na-achieve na natin yung right texture. Ready na siya para i-drain. So, mag-iingat lamang po tayo na huwag mapaso.
By the way po, ang ganitong klase ng pagluluto ng kanin ay kalimitang makikita natin sa Middle East at saka sa mga Indians. So, usually po nilalagyan talaga nila ng spices, oil at saka asin ang kanilang rice. So, ngayon ang gagawin na natin ay naglagay ako ng kaunting oil sa the same na kaserola na ginamit natin na pinagpakuluan ng rice. So, gagawa na po tayo ng layer. So, ang first layer ay yung basmati, yung rice natin. So, i-distribute lang po evenly doon sa kaserola. Okay, hanggang sa makover po yung entire bottom ng ating kaserola. So, next layer, ilalagay na po natin yung fish, fried fish. And then, mag-i-sprinkle tayo ng fried onions. Next, yung ating sauce, yung ginisang kamatis. On top of that, next layer natin ay rice again. Ubus na po natin yung remaining rice. So, spread lang po natin evenly. And then, itatoppings natin ulit yung ating natitirang fried onions. And last, yung ating raisin. Pwede po kayong mag-add ng cashew nut. But this time, hindi po available ang cashew nuts dito sa aming bahay, kaya wala po ako nailagay. But it... So, i-cover po natin ulit yung kaserola for 15 minutes in a low fire, very low fire, para po tuluyan ng maluto yung ating rice at maabsorb ng rice yung lasa ng ating sauce na ginawa natin kanina. So, after 15 minutes, eto na po siya. I hope nagustuhan po ninyo ang recipe na ito. Give a thumbs up kung nagustuhan po ninyo and leave a comment below kung meron pa po kayong recipe suggestions or comments about this recipe. Thank you for watching!